Malino mo nanako pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog, Panginoon, na pa sa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananako, pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyong mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya makapakinabang, sapagkat siya ang nagdilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutan. Naghahari sa lahat ng bansa, lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Puong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Puong Mahal. Panginoon aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Puong Mahal. At sang-ayon sa pangako
na kanyang binitawan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daay, iyo'y tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ang ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan. Sa aki tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Panginoong nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Alleluia. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa lawa sa tabi ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ng napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakakita ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom. Baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, sagot nila, at ilang maliliit na isda. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama ng pagdiriwang dito sa atin sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa pagsisimula ng panahon ng Adbyento, nung Linggo, nung sinindihan natin ang unang kandila ng korona ng Adbyento, ay marahil naririnig nyo palagi ang salitang mag-antay at maghanda. Tayo'y inaanyayahang maghanda sa pagdating ng Panginoon. Ngunit mga kapatid, kung tutuusin, may unang naghanda. May unang nag-aantay. Hindi ho tayo ang unang naghahanda. Hindi tayo ang unang nag-aantay. Ang Diyos ang unang naghahanda. Yung ating paghahanda ay tugon lamang sa paghahanda ng Diyos. Sa unang pagbasa, narinig natin kay Propeta Isaías kung paano maghanda ang Diyos. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Papawiin niya ang kalungkutan. Papahirin ang luha ng lahat. Aalisin niya ang kahihiyan ng kanyang bayan. Kung maghanda ang Diyos, laging nag-uumapaw. Di ba minsan po tayo, pag naghahanda tayo, laging may pasobra. Dahil hindi mo inaasahan. Meron kasing hindi mo naman inaanyayahan dumarating. Merong inaanyayahan mo, nagdadala pa ng iba. Kaya, lagi kang may pasobra. Ganon din ang Diyos. Kung maghanda ang Diyos, nag-uumapaw, hindi kinakapos. Ngunit, ang kahilingan lang ng Diyos, tapatan natin ang kanyang paghahanda. Hindi ito kondisyon na hindi magbibigay ang Diyos. Hindi po. Hindi katulad tayo mga tao, yung pagtapat natin ay isang kondisyon. Hindi ka muna magbibigay hanggat di siya nagbibigay. Hindi ka muna ngingiti kung hindi siya ngingiti. Papakiramdaman mo mamaya yung katabi mo. Pag sa peace be with you, babati sa'yo, babatiin mo din. Hindi po ganun ang kabutihan ng Diyos at paghahanda ng Diyos. Ngunit sinasabi ko, tapatan natin. Di ba pag sinabi natin tapatan mo, yun ang magiging paraan para makuha mo. Halimbawa, umaagos ang tubig sa gripo, kung hindi mo itatapat yung baso, hindi mo makukuha ang laman, di po ba? Hindi nangangahulugan na hindi naagos yung tubig. Tuloy pa rin ang agos. Pero hindi mo ito makukuha kung hindi mo ito tatapatan. Ganon ang biyaya ng Diyos. Hindi maghihintay ang Diyos, itapat mo bago siya bumuhos. Bumubuhos na ang biyaya ng Diyos. Nag-uumapaw na ang biyaya ng Diyos. Pero kailangan natin itong tapatan. Pero alam nyo ang mabuting balita, ang nag-uumapaw na paghahanda ng Diyos, hindi naman kailangan tapatan ng nag-uumapaw na paghahanda natin. Kahit kapiraso lang na galing sa atin, sapat na
sa Diyos. Magpapasko na, mauuso ng Christmas party. At alam natin, kadalasan sa Christmas party may exchange gift. At gusto mo tapatan ang ireregalo mo. Masama ang loob mo. Ang mahal-mahal ng niregalo mo, ang nakuha mo, kapiranggot. At alam mo, paglabas mo, nakita mo yung presyo. Binigyan ka ng isang bimpo. Samantalang ikaw, doon ka pa sa mall bumili ng regalo. Mas mahal pa yung wrapper mo doon sa binigay na inanggap mong regalo. Gusto natin tapatan ang halaga. Pero hindi ganun ang Diyos. Nag-uumapaw ang kanyang paghahanda, ang kanyang ibinibigay, ngunit hinihiling lang niya kahit kapirasong pagbibigay, pagtitiwala, pagsunod sa kanya. Kaya nga't nung siya'y maghihimala, napakainin ng maraming tao, libo-libong tao, ano lang ang iniling ng Diyos? Ano lang ang tinanong ni Jesus sa Sareno? Hindi ko sila ibig paalisin. Meron ba kayo kahit konting tinapay? Ilan ang tinapay ninyo riyan? 7 lang po at ilang maliliit na isda. Pero sapat na yon para tapatan ang awa ng Diyos. Sapat na iyon para tapatan ang kabutihang loob ng Diyos. Mga kapatid, ano ang maitatapat natin sa Kanya? Nag-uumapaw ang biyayang inaalok sa atin at inihahanda sa atin ni Jesus Nazareno. Ano ang ipangtatapat natin? Ano ang kailangan din nating ialay sa Kanya? Ipagkatiwala sa Kanya? Ihandog sa Kanya? Kahit maliit, sapat na iyon upang tumapat at tumanggap sa paghahanda na ginagawa ng Diyos. At alam nyo, dahil lubang mawain ng Diyos, kahit daw yung kasalanan natin na pinagsisisihan natin at gusto nating iwan sa Kanyang paanan, sapat na. Hindi lang yung mabubuting ginagawa natin, kahit daw yung mga pinagsisisihan nating mga kasalanan, kahit daw yung hangarin nating magbagong buhay at magbalik loob, kagiliw-giliw ng handog at panapat kay Jesus Nazareno. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magpasalamat tayo. Mayroon tayong Diyos na naghahanda at nag-uumapaw pang handa. At ipagdasal din natin, matapatan natin ang awa at kabutihan ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang may pagkakaloob niya sa atin. At ang ating tugon, Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin,
Naway patuloy tayong kusugin ng espiritual na pagkain nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makahanap ng mga paraan upang matugunan mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkakatipon dito, naway ibigin si Kristo sa Eukaristiya bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao, naway makasalo sa piging sakaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ialay natin ngayon ang iba pa nating mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihay nawang lubos ang matapat naming paglingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maipagtampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay naasa naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria ina ng Diyos, ng kabiyak-Niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming makasalanan. Patawad po kung kami hindi nagiging tapat sa inyo. Patawad po kung kami hindi sumusunod sa inyo.
Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang pinakatapat sa lahat. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa finance office.
Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. up to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyahan, lahat, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na December 7, 2023, Webes sa ganap na 6 ng gabi, makiisa po tayo. Pagkatapos na misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapaayos, paggawa at paglinis ng ating simbahan. Sana po marami pa po ang tumulong. Lumapit lang po sa akin sa mga nais tumulong para sa ating simbahan. Ito'y paghahanda sa kapistahan at deklarasyon bilang pambansang dambana. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata noodles at iba pa pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang unang naghihintay at naghahanda ay ang Diyos. At ito ay nag-uumapaw higit pa sa kailangan natin. Tapatan natin ang kabutihan ng Diyos. At ito'y matatanggap natin ang Kanyang inihanda. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at anggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maala na nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kabutihan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.